Hi, I'm Dani Rose Marciano, and you are in my channel. Today is September 11. Ang video na to is hindi po tungkol sa aking legs o sa mga pec lat. Medyo sisegue po muna po ako sa ibang topic naman. So, walang din pong shout out po dun sa aking kapatid na si Dani ko, Rose Marciano. Ayan, nagpapa-shout out siya. Engineer! Paano man! Saka po dun sa at dati kong kasamahan sa trabaho, Clifford! Oh, shout out na! Shout out! So, doon sa mga susunod na gusto pong magpa-shout out, please comment below lang po. Ang topic natin for today ay... Paano kung... Diba sumakay ka ng taxi? Tapos, mabaho yung taxi na sakyan mo. O di kaya naman, di ba merong grab car or grab share? Yung sa mga sasakyan ng grab, wala pa ako nasakyan doon na dugyot. Maraming beses na ako nakapag-try ng grab share. May mga instances ako na mga nakakasakay ko is hindi mabango ang amoy. Siguro dahil napawisan, ganyan. So, masangsang siya sa ilong. Or, kung kalimbawa naman, paano kung sa bus, aircon. So, yung nakatabi mo, syempre, hindi ka naman pwede makapili na dun. Lalo na kapag siksikan, hindi ka makakapili dyan. So, paano yung gagawin mo kapag ang katabi mo ay mabaho? Kapag nangyayari yan sa akin. And then, nasabi ko din na kapag ka nakabuo na ako ng 10 na mga ginagawa ko, kung paano ko ginagawa yung makasurvive sa sitwasyon na yan nang hindi ako makaka-offend sa yung either sa taxi driver o doon sa katabi ko, is ito yung mga isha-share ko sa inyo. Okay? Pero, papakita ko muna sa inyo yung mga kailangan natin. Kumbaga, pag ikaw ay nagluluto, syempre, may mga ingredients. So, ito naman, ito yung mga kailangan natin. Usually, ito mga papakita ko sa inyo ay talagang meron ako nito sa bag. So, yun, papakita ko lang. Okay. So, yan yung mga kailangan natin, ingredients, para sa ating topic for today. Except po dito sa chocolate na to, kasi dyan ko lang pinapatok yung camera ko. Tsaka, ito naman ay representation lang yan ng sa topic natin for today. Pero, itong halos lahat na nakikita nyo, itong alcohol, inhaler, white flower, hand sanitizer, panyo, yung mouth mask, and yung scarf. Lahat ng yan, madalas lagi yan sa bag ko. Dala-dala ko. Ito yun, oh. Yan! Yan yung dala-dala kong bag. Tapos, lagi yan nandito sa aking pouch. Yan. So, okay. Without further ado, at matagal na akong nag-i-intro, mag-i-explain na rin ako sa inyo. Okay. Number one. Ang ginagawa ko, kapag halimbawa, either mabaho yung taxi na nasakyan ko, o di kaya yung nakatabi ko sa grab share ay mabaho, o di kaya yung nakatabi ko sa bus na aircon ay mabaho, ang ginagawa ko is one. Kunwari, uubo ako, tapos magtatakip ng panyo sa ilong. And from time to time, sa pag-ubo ko, siyempre, matatakpan ko na rin yung aking ilong. Katulad ng ganito. Ay, nakahinga-hinga ng konti sa baho. Ganyan. Yan ang una kong ginagawa.
kung halimbawa yan yung first tip na pwede nyong gawin kung meron kayong panyo na dala-dala. Okay? Or, kung halimbawa wala kayong panyo, pero di ba dahil ngayon, uso na yun yung mask, yung di ba dahil sa alikabok, yung mga ganyan, minsan hindi rin ako naglalagay ng ganun. Kasi pag pumapasok ko sa office, lagi may mga marka-marka ako dito. Yung parang, ang tawag dito? Yung mark, pagkatanggal mo ng mask mo, may mark ka dito. So, minsan hindi ako naglalagay ng mask. Pero, kapag ka, again, pag mabaho or kinakailangan, ito ang aking pangalawang tip. Again, uubo ako. Tapos, syempre, maiilang yung mga katabi ko. Kunwari, di ba? So, gagawin ko ngayon, ilalabas ko sa bag ko, itong mask ko, ilalagay ko ganyan. And, tara! Hindi na niya alam na kaya ako nagmask ay dahil sa mabaho siya. So, yan yung pangalawa ko. Okay? Pero, ang madalas ko talagang ginagawa kasi lagi akong may dalang white flower dahil ano, laging masakit ang ulo ko, lagi sumasakit ang ulo ko. So, yun yung aking pangatlong tip sa inyo. So, ginagawa ko, kunwari, magsasakit-sakitan ako ng ulo. Sakit ng ulo ko. Ganyan, ganyan ako. Tapos, kukunin para makuha ko naman yung white flower ko na sa aking bag. Ang gagawin ko, una kong gagawin, ganyan. Galagay muna ako sa sintido ko para hindi halata. Yan, ganun. Tapos, nalagay ako sa ilong. Ayun. At least, amoy white flower na yung naaamoy ko kesa sa baho ng taxi na sinasakyan ko o ng katabi ko sa grab share o ng katabi ko sa aircon na bus. Diba? Hindi naman niya alam na siya yung totoong mabaho eh. Pero at least, na-save ko yung sarili ko sa pagkakamatay sa baho habang nasa biyahe. Oh, 'di ba? So 'yan yung ating pangatlo. Ngayon, ito naman tayo sa pang-apat. Yung pang-apat ko naman, kung meron ako laging dala-dalang white flower, lagi din po ako may dala-dalang inhaler! Yan! Ito ang aking pang-apat na tip sa inyo. Yung ginagawa ko, kunwari, para mailabas ko yung inhaler ko, is, kunwari, nahirapan akong huminga. Ganyan. O di kaya, kunwari, sinisipon-sipon ka. Ganyan. So, para mailabas mo yung inhaler mo, tapos, syempre, mas mabango pa to. Amoy gamot kesa sa nakakamatay na baho ng katabi mo o di kaya baho ng taksing nasakyan mo ba yun, dugyot edi okay, mabuti pang mahaya ko sa inhaler na to kesa naman sa baho ng katabi ko. Alright, so yan po yung ating 4! Eh, 4 pa lang ha. Baka sabihin nyo, 4 plus 4 is equal 8. Pang-apat pa lang po natin yan. So, yung panglima ko namang tip sa inyo ay, kunwari, madumi yung kamay ko. Ay, pasensya na, hindi pa po ako nagpapa-nail polish. Opo, pasensya na. Dugyot eh, no? Mamaya-maya po. Rest day ko naman eh. So, magpapanail polish ako. So, anyway. Back. So, kunwari, madumi yung kamay ko. Ang gagawin ko is, ay, madumi yung kamay ko. Ganyan. Gagawin ko ay, ilalabas ko ang aking alcohol.
Yan. Ano gagawin ko sa alcohol? Hindi ko siya bibisikan. Siyempre, ayoko nga ma-offend siya eh. O di kaya yung taxi, ayoko ma-offend yung driver na mabaho. Ang gagawin ko, gaganyatin ko yung kamay ko. Yan. So, maglalagay ako sa kamay ko. Tanto dito? Yung parang winawash mo yung kamay mo ng alcohol. So, lalabas na yung bango niyan, di ba? So, paano kaya masasave yung ilong ko sa baho ng katabi ko? From time to time, aamoy-amoy ko siya. Pag kunwari halimbawa, hindi ko na matiis ang baho niya. At least, may something ako na makakapag-survive sa akin from time to time. O kung halimbawa naman wala kang alcohol, siguro naman may dala kang hand sanitizer. Ganon din ang concept nun. Pang number 5 pa rin natin siya. So, ganon pa rin. So, kunwari, mag-ano ka lang na madumi yung kamay mo or medyo ano ka sa bacteria, o gusto mo germs, ganyan. So, lalagyan mo yung kamay mo. So, magwawash ka ng hand sanitizer. O, since may amoy na siya. Baho! O, di save ka. Save ka na sa baho ng katabi mo. O, di ba? So, yan yung pang 5! So, yung pang 6 naman, yung ginagawa ko, kunwari, inaantok ako para mailabas ko yung, balik tayo sa mask. Kunwari, inaantok ako para ilabas ko yung mask ko. Ang sasabihin ko is, nakakahiya kasi pagka natutulog ako, nakanganga ako. Ganyan. So, nakakahiya. So, ang gagawin ko na lang, magmamask ako. Yan. So, di tabon ulit ang ilong ko, hindi ba? Mara, matutulog-tulogan na ako. Ay! Ha? Okay na pala. Yan po ang aking pang-anim. Pang-anim. Okay. Yung pang-7 ay ang gagawin ko, ito ang tutulong sa akin, ang scarf. So, kunwari, di ba, since aircon naman yun, aircon na bus, aircon na taxi, at saka yung Grab is aircon naman siya. So, ang gagawin ko, kunwari, nilalamig ako. Lamig. So, lalagay ko siya siyempre sa leeg ko, di ba? Pero, aabutin ko yung ilong ko. Yan, from time to time. Di save ang ilong sa mabahong katabi mo at mabahong taxi. Di ba? So, meron na tayong pang 7. Okay. So, yung pang 8 ko, halimbawa, hindi ko to madalas na nangyayari eh, pero halimbawa may dala-dala akong lotion. Then dali lang, kukuha akong lotion. So, yan. Minsan lang to nangyari kasi hindi naman lagi kong dala-dala to. Nagkataon lang na nung time na meron akong biniling lotion, tapos what a coincidence, may nakatabi ako sa bus na hindi mabango. So, ginawa ko, naglagay ako ng lotion. Yan, lagay ka ng lotion. Chup! Yan, ito. Siyempre, ito po yung madala. Yan, example ng lotion. Pero ito yung paborito kong lotion. Pero, minsan kasi, meron ako nilalagay na lotion lang. Nilalagay ko siya sa isang kit. Tapos yun, para kunwari sa office, pagka-dry yung skin mo is pwede mong magamit. Yung pang number 8 ko is, kunwari, ay, dry yung ano ko, skin ko. Ngayon, ang gagawin ko ngayon is maglo-lotion ako. Di ba may amoy yan? Mas mabango kaysa sa mabahong katabi mo. So, ang gagawin ko, maglo-lotion ako sa braso ko. Mabango kaya nito? Amoy ano? Chocolate. May cocoa.
ko. So, ayan. So, ito na. So, amoy-amoy ko. Oh, edi save ang ilong ko dyan sa mabahong katabi mo. Katabi ko. Hindi kaya sa taxing na sa ayan ko. O, ganyan. Ganyan din. Pwede rin yung kamay. O, hindi save na. Hanggang sa makarating ka sa iyong paroroonan. Please, hindi masakit ang ulo mo dahil sa amoy ng mabahong katabi mo. Yung number 9 na, ma'am, is, di ba ang mga taxi at saka ang mga Grab, may mga air freshener yan. Kunwari lang, naiisip ko lang siya. Halimbawa, dumating sa point na talagang hindi ko nadala tong mga to, yung mga gamit ko na yan. Eh, talagang kakapalan ko yung mukha ko, magtatanga-tangahan ako. Tapos, sasabihin ko dun sa taxi driver o kaya dun sa Grab driver, ay, sir or kuya, ano yung ano mo, yung air freshener mo, mabango ba yan? Ganun sasabihin ko. Di syempre, magani, ay, okay lang po ma'am, flavor ganito po siya, rose po siya. Ay, ganun ba? Sige nga, pwede bang pa try nga natin yung amoy niyan? Ang gagawin ko ngayon, hindi ko syempre siya sisinghutin. Kunwari, ito, yan. Itatapat ko siya dun sa aircon ng sasakyan. Itatapat ko. Try nga natin, kuya. Tapat natin, oh. Itatapat ko siya sa aircon ng sasakyan. Para umalingasaw naman ang amoy na mabango. So, yun yung naiisip ko na gagawin ko kapag ka, halimbawa, wala akong dala ng mga gamit na to. Okay? Kahapon, ang nangyari, may dala naman akong inhaler, saka may dala akong white flower. Kaso nasa pinakang ilalim siya ng bag ko, eh may nakasakay lang ako sa bus. Tapos may nakatabi ako na construction worker. Siyempre, pauwi-uwian na yun. Hindi siguro siya nakapag ligo or naka... Basta kung... Yun. So, pagod na siya. Ganyan. Eh, wala akong dalang panyo. Nakalimutan ko din yung mouth mask ko. Wala din akong dalang scarf kahapon. Tapos, yung alcohol ko, hindi po kasi ito yung alcohol ko na dala-dala. Naiwan ko pala siya sa opisina. Sa drawer ko sa opisina. And itong hand sanitizer naman na to is hindi ko alam na nandyan lang pala siya sa bag ko. Tapos itong inhaler ko at saka ang white flower ko, hindi ko makita. Nasiksik pala siya sa loob. So, in short, minalas-malas ako kahapon. Siyempre, wala naman akong dalang lotion din. Kung wala nga akong dalang mga to, paano naman ako kaisip ba naman ako magdala ng lotion? At hindi rin uubra ang pag-usap ko sa taxi driver ng tungkol sa air freshener niya. Kasi, ang layo-layo ko, nandun ako sa bandang dulo. Anong pipiliin mo? Tatayo ka? O magtsatsaga ka na lang sa katabi mo? Ang pinili ko, nagtsaga na lang ako sa katabi ko. Tapos, nag-imagine ako ng mga mababangong lugar, mababangong amoy. Yan yung mga in-imagine ko. Yung mga nakakalahati na ako na sa paglalakbay, pauwi sa bahay, medyo gumagana siya. Remember guys, ang utak natin, limitless pa siya. So, kung ano yung sinasabi ng utak mo, minsan na-adapt siya in reality. So, o baka nababaliw na ako sa sobrang baho ng amoy ng katabi ko, diba? So, anyway, so, inisip ko yung mga amoy ng rose, ng mga ganyan. So, medyo na-divert yung attention ng ilong ko doon sa ini-imagine kong amoy sa utak ko.
And doon ko din nabuo itong top 10 ko. Nagsulat ako sa maliit kong papel and doon ko sinulat-sulat. Tapos nagulat ako, ay, nasa Sandiga na pala ako. So, papaba na ako. So, yun po yung aking pang-sampung tip para pag meron kayong nakatabing mabaho o di kaya mabaho yung taxi na sakyan nyo pero ayaw nyo maka-offend doon sa tao na sabihan siyang mabaho, eh, yan po ang aking tip sa inyo. So, sabi ko naman sa inyo, promise ko sa inyo, na gagawa pa ako ng mga ibang content na based din sa sarili kong experience at isishare ko sa inyo. So, sana po maaring medyo hindi seryoso kung paano ko siya diniliver, nakakatawa, ganyan. Pero, in real life, ito talaga ginagawa ko. So, try nyo rin minsan. Tingnan nyo kung effective. Kung kayo yung tipong tao na ayaw nyo naman maka-offend sa iba. Siyempre kasi, isipin nyo rin bakit siya naging mabaho. Anong mali mo? Kaya pala siya naging mabaho kasi yung amoy na pala ngayon, yun yung pawis na kung saan tumulong siya, naging nag-volunteer siya, o diba? So, sa akin, gumagawa muna ako ng paraan sa sarili kung paano ko maiiwasan na maka-offend. Kasi ayoko rin kasi talaga nang ako na offend ako. So, yun lang po. Try nyo lang din. Hindi naman ko sinasabi na hindi kayo maging straightforward o sabihin nyo na kung ano yung nararamdaman nyo. Pero isipin nyo rin muna rin sana kung meron muna kayong magagawa sa part ninyo, sa sarili ninyo para maayos yung sitwasyon. Gawin nyo muna sa sarili nyo. And ito ay isa kong tip kung naka-encounter kayo ng mabaho ang katabi nyo. O di kaya mabaho yung taxing na sakyan nyo. Okay? Sana po naintindihan nyo at masyadong mahaba na yung video ko. And maraming salamat po sa inyong panonood. And sana po patuloy po tayo sa pag-grow ng channel na ito. I love you all. Bye-bye!